Hello, my name is Jen. If you are not my subscriber, please subscribe. And if you are not my followers, please go to my description below and you can click my Instagram if you want. Nandito ako sa labas kasi walang pwesto sa loob. At saka clear yung background ko, di ba? Semento. Pwede pang sa ulo. Ano yung pinagsasabi ko? Kung gusto nyo makita yung recipe na inano ko, tapos about sa ano, sa ginamit ko sa mukha. Kanina ang sinabi ko kasi yun. So, continue lang manood hanggang matapos ang video at i-like nyo na rin. Kung gusto nyo i-like, kung nakapulot naman ito ng kaalaman sa inyo, pwede rin ninyong i-share at i-subscribe para makita na rin naman ninyo kung anong gagawin kong next video para updated din kayo sa mga kaganapan. Hindi naman ako ganito. Pero sige na, pagbigyan. Thank you! Yung pag-review ng ano, ng Sulfur. Kasi mayroon ako in-upload sa internet. So, 10 months ago, hindi ko na nasundan yun. So, parang yung mga continuation na video, parang in-upload dun sa video. Tapos, yung first video ko, mayroon akong foundation kaya hindi masyado kita yung ano yung acne, pero very clear talaga yung pagkaka-vulgar niya sa acne kasi kahit nakatutok na sa akin yung morning sun ata yun or mga ganito, mga noon time, so ang araw talaga sa labas, so walang clouds, so kitang-kita yun. Dun ko inano sa labas inano yung picture, tapos nakita ko parang nasa 600 na yung video, yung views. Sabi ko, sige, continue ko to. And then, nakita ko yung, sabi ko, wala siyang continuation. So, ginawa ko. Natapos na yung period ng acne period ko. So, mga dumarating na yung time na paisa-isa na lang yung lumalabas na acne, yung pimples, hormonal acne na yun. So, parang maintain na lang ginagawa ko. So, yung binili ko yung, actually hindi pala bili. Meron pala akong ginagamit na daily use siya. Ano, aloe vera fresh herb aloe cleansing foam. Ito yung palaging ginagamit ko kasi hindi siya nakaka-dry ng skin, tapos may moisturizing effect siya kasi yung aloe vera may contains aloe extract, then ano, nakaka-refresh. Tapos smooth yung and clean. So, moisturizer lang talaga siya. Nabili siya sa Korea talaga. Kasi, naka-plastic pa. Kasi yung mother ng asawa ko, parang, ito yung pinasalubong sa akin galing sila sa Korea. So, parang, okay. Sige, try ko. Last 2 years pa sila, 2 years sila nagpunta doon. So, this year at saka last year ko lang ginagamit. So, lately lang. Kasi wala naman akong acne. Before, iba yung ginagamit ko. Pond's facial cleansing lang. So, parang ito hindi. And then, after ko ng washing, naglalagay, dry up, clean. Tapos, nilalagay ko, ano, bumili kasi ako sa supermarket. Yung coconut oil, virgin coconut oil. Yung malaki na yung 1,000 ml ata. 1,000 ml. Bili ko na sa 500 plus sa supermarket. So, ginawa ko, since wala naman laman to, tapos, nilagayin ko to para hindi siya ano, parang nire-refill ko na lang once na ubos. Kunti na lang. Tapos, tinatakan ko na lang ng, ano, coconut oil. And then, yun ang ginagamit kong moisturizer. DIY lang. Pero, effective sa akin kasi, yung acne ko, parang kailangan ng moisturizer after ng drying effect ng pagpatanggal ng mga oil galing sa labas. Tsaka, after maligo, tsaka, paghilamos. Meron akong ano, sasabihin about dun sa Sulfur soap na ginamit ko before. Yung ano kasi, yung inaraw-araw kasi yun. Sabi ko kasi nung sa ano sa video ko is twice a day tapos ibabad 2 minutes. Ngayon, sabi ko, hala, ginawa ko, inaraw-araw ko nga yun. So, kahit walang, kung yung acne nyo, for example, yung tips ko lang, sasabihin ko lang, on my own experience, ha, disclaimer, hindi ako expert or ano, based on sa experience ko lang ito, ha. Ang na-experience ko kasi, nung ano, sa acne ko, halimbawa dito lang yung banda sa mukha ng acne ko, ang mayroong lumabas ulit na acne, na pimples. So, dito wala. Meron siguro isa or dito isa.
nung ginamit ko ulit yun, ginawa ko, binabad ko buong mukha. Ala, grabe yung nagpantal-pantal. Alam mo yung butlig-butlig na may tubig? Yung ano, sabi ko, ala, baka nasobrahan kasi binabad ko talaga siya one minute or more. 1 to 2 minutes yung babad ko kasi yun, kasi para ma-absorb yung mga, yung virus, yung bacteria. Kasi effective talaga siya. Kaya tinodo-todo ko na, totoo palang sinasabi nila, applicable talaga siya sa lahat ng scenario sa buhay. Tulad na lang ng sabon, tingnan mo na nangyari sa akin. Ibig ko sabihin, yung sinasabi ko po is, kung ano po yung sobra na gamit or anything na too much is my bad side effect. Ganon. Ayun, sabi ko, aloong nga. Sabi ko, nang butlig-butlig. So, nag-stop ako maggamit nun. Yun. Kahit may acne, nawala na lang. And then, hormonal acne na naman. May mali talaga akong ginagawa. Siguro, sabi kasi ng research ko, mahilig kasi ako magkape. Na-research ko sa internet, sabi na lang, yung too much caffeine na in-intake mo, possible daw magtaas yung acidity mo, hindi na babalance. Kaya nagkakaroon. Kasi gusto ko talaga ng kape. Gusto ko talaga siya ng umaga, hapon. Gusto ko talaga ng kape. Lalo na pag nasa work ka, sa office kasi, kailangan mo talaga magising. Ayaw mo paakan-pakanto. Kailangan active yung utak mo. Kaya yun, kape ako ng kape. So, in result, may tigidig ako. Hindi naman tigidig, tigyawat. So, yun ang nangyari. So, parang, pero this time, na may maintain naman. Ay, hindi naman na maintain. Talaga may lumalabas at lumalabas kahit isa. At least. So, nangyari, kung saan yung may acne, halimbawa dito, ito lang, or ito, yan lang ang dapat mong babaran ng sabon, not 2 minutes. Tingnan mo ito. Last week lang ito nagsilabasan eh. Last week lang. Binabad ko siya, yun, twice, morning and evening. Binababad ko siya. Nagsilabasan. Yung ano niya, yung nana niya, yung binabad ko siya, tapos nag-dry up yung outer layer ng acne, yung ano, grabe, umbok talaga siya. Nung inano ko, yun, parang ganun lang, dito banda lang ibababad mo. Nakano yung kamay ko? Kung saan yung acne, dun mo lang ibabad. Huwag mo ibabad buong mukha mo. Kasi, kumbaga, ano, external use only, parang ganun. Aba yan, patangan natin, no? So, ganun nga. Huwag nyo, kung wala na kayong acne, huwag nyo gamitin. Yung gamitin nyo is with moisturizer. Huwag yung mga harsh na pang, kung wala naman kayong acne, huwag nyo gamitin. Kasi hindi siya nakakapute, hindi siya nakaka, hindi siya nakakinis. I mean, nakaka-flatten siya ng skin. Nakaka-flatten siya ng acne pala. Okay. Eh, basta nakaka-flatten siya ng acne, vulgaris na acne. Tapos nakaka-flatten siya ng tawag yun? Nakaka-dry up pala. Nakaka-flatten. Flatten ako ng flatten. Ito kasi, yun. Nakaka-dry up siya ng acne. Mabilis. Yun. Ang dami kong scars. Sana may magsabi kung ano yung pwede gamitin para matanggal yung scar. Kasi yung mga acne ko, dikit-dikit dati, tapos malalaki. Tapos may mga nana pa. So, yung ginawa ko, parang yung todo-todo ako sa pagtanggal ng acne. Okay naman, yung peklat, yung scars naman yung problem ko. Sana may mag-comment down below. Meron ako nakikita sa ano. Kaya lang, ano ba talaga effective? Pero yung iba na kasi, yung lemon, na-try ko na rin yung lemon eh. Tapos na-try ko na rin yung, though nag-lighten siya, pero yung parang umbok, yung ano, hindi siya umbok eh. Yung pag ano, yung lubog ng, parang ito, yung lubog ng balat, tapos hindi siya makinis eh. Kaya yung balat ko, parang ano, yun. Kung sinong may alam na effective na gamitin para matanggal mahal kasi yung nasa isip ko yung belo, yung papa roller ba yun? Derma roller, yung mag-aano ka sa derm, wala akong pang ganun. Baka siguro ipon, hindi lang ngayon, pero hindi naman tayo ganun ka importante. Pero kung mayroong ano,
DIY or effective talaga, hindi siya masasabing DIY lang talaga. So, try ko. Comment dyan sa baba kung gusto niyo akong tulungan. Pero, ayun. Sa pag-ano lang yun ha, pagtanggal. Kung mayroon kayong idea para matanggal yung mga scars. Scars. Ayun. Okay. Wait. Love you always. And I promise I'll give you the best, my love. You've been more than life. Love you more than words can say.